Yan, magandang hapon mga kababayan, at finally tapos na ang bahay.
pasensya na po at may mga kalat pa dito, may mga pintura pa kasi may mga laman pa ito. Yan, magagamit pa natin yan sa mga retouch kung sakaling may madudumihan dito sa mga dingding. Ayan, kailangan natin i-retouch kung may madudumihan. At ito yung lababo. Ayan, nakabit ko na yung pusit. Ayan. At dito nalinisan na din. Ayan, malinis na po yung CR. Ayan, malinis na po. Ayan, yung manhole hindi pa naibalik kasi inakyat yun kanina, mga kabayan. Inakyat kasi sa itaas yan. Ayan po yung manhole. Oh. Ginawa talaga yan para kung sakaling mag-trouble yung electrical ay dyan dadaan. Dyan sa may butas na yan. Dito sa may CR natin nilagay yung manhole. At ayan, dito malinis na. Malinis na dito sa isang kwarto. Ayan. At dito din, malinis na din. Ayan, malinis na po. Tapos na yung mga skim coat na nahuhulog dyan. Nalinis na. At dito ay hindi pa na tapos na linisan dito. Na lang yung hindi natapos na nalinisan. At ito, ayan, natapos ko ng i-tiles kanina. Ito sa my ports. At ito, hindi ko pa nakulayan kasi may ano pa ito, mga kababayan, may parang handrail dito, pag ganun. Sabay ko na lang yon. At yung tatlong puste, ayan, kinulayan ko na. At may wall lamp nang kabit dyan. Ayan, dalawa kasi yan. Ayan o, yung isa. At dito, nalagyan na ng mga bato-bato ni Nunoy. Ayan. Ito, at ito, i-retouch natin to. Ayan, yung mga dumi-dumi. At ayan, nakatayo na yung pagkakabitan natin ng steel matting. Ito lang po yung ginagamit kasi ito po yung mga tira-tira kong bakal. Tira-tira na to ba ito at dito nilang nilagay para hindi masayang yung mga materialis, mga kababayan. At matibay po ito kasi naka binuhusan po yan dyan. Mga puste. Ayan, at naka welding din po ito. Ayan, at kakabit natin sa Lunes ang steel matting. Kabit natin to dito, mga kababayan. At mataas po ito, lagpas tao po. Hindi po makaakyat ang mga ano dito. Ayan, lagpas tao po siya. Ayan, at tapos na talaga yung bahay, mga kababayan. Ang kulang na lang itong bakod. Ito, kukunin pa natin itong lupa na ito para maging libil sila doon. Ayan, ito na lupa. Maliit lang yung kukunin nito. At tatapon natin kung saan yung mas mababa doon, no? Mas mababa doon na parte. At pagkatapos nito, lalagyan natin ang bato-bato din para pag umuulan ay hindi magkaputik. Ayan, at may mga gagawin pa tayo at may ano pa dito. Sabi ni Tito Efren, palagyan pa dito ng laundry. Ayan, dito maliit lang po itong malagay natin dito, yung parang tub, yung pagpunduhan ng tubig dito na side. At dito hindi pa rin nagawa. Hindi pa nagawa kasi pinauna kong binuhusan yung mga puste kanina. At ayan oh, marami pa. Marami pa yung ano diyan, mga bato-bato. At siguro sana magkasayan dito sa paligid ng bahay. At unti na lang talaga, mga kababayan. Malapit na po ang ano nito, malapit na po ang pag-ribbon cutting. Ayan, malapit na po ito kasi lagyan pa daw yan. Ginawa na yung cabinet dyan. Ginawa na po. Lagyan, aluminum din ang gamit. Pero may yung mga pintuan niya ay glass, yung clear glass. Dyan, at na sigurado maganda siguro yon. At yan ang mga kababayan, yan lang po yung update. Si Sabado po ngayon. Sa Lunes pa kami babalik. Balik kami Lunes sa bahay na ito dito. Magtrabaho ulit. Eh, tatapusin natin yung bakod. Yan, at yan na lang yung gagawin. At kunting mga retouch-retouch, mga kababayan, sa mga madudumi. Yan, ito.
Tip lang po ito, may tipa ito mga kababayan, ayan o. Tipa po yan. Parang ano siya, nadumi pero may mga tip po dito para nilagyan ng tip to bago kinulayan. Para hindi pumunta yung pintura sa jam ng CR, yung bathroom. Ayan at ayan, hindi pa napunasan, malikabok pa. Ayan, malikabok. At pagkatapos ng bahay, kailangan itong malinis. Kailangan itong malinis bago dumating sila Sir Paul dito para mag-ayos dito sa bahay. Dapat malinis na po ito lahat, mga kababayan. Para ditso-ditso yung trabaho. At wala na tayong babalikan dito sa loob. At ayan mga kababayan, at maraming salamat sa inyong lahat sa laging pagsuporta. Ayan, kasi yung mga reelings natin dyan ay hindi pa natin nakulayan. Sa Lunes ako nang magawa niyan. Gagawin ko yan sa Lunes. Siguro madali lang yan kasi kulay na lang at yung gagawin natin dyan. Grindirin pa natin yung mga pinagdaanan ng welding. Yan, kailangan natong ijirin yan para pag nagpintura tayo ay plain yung pintura natin.